Alam niyo bang mas madaling makahanap ng trabaho bilang nurse sa Australia kesa sa ibang bansa? Hindi mo na kasi kailangan makapasa ng exam. Dadalo ka lang sa isang 3-month program sa isa sa mga eskwelahan sa Melbourne na pinapatakbo pa mismo ng ating mga kapwa Pilipino. Malaking tulong ito para sa libo-libong nurse na walang trabaho dito sa Pilipinas. Narito ang report. Pahirapan ang pagkuha ng trabaho bilang isang nurse hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Pero hindi rito sa Australia. Ito ang unang araw ng Pilipina nurse na si Cherry na mag-training dito sa Brunswick Private Hospital sa Victoria, Melbourne. Nilisan niya ang Pilipinas upang muling mag-aral at makakuha ng trabaho rito. I left my work in Pagadian City before I got here, so that was last year. Sabi nila, ang mga nurses dito sa Australia is well compensated talaga at the same time, malaki yung opportunity na may bibigay nila dito. Ang training na ito ay bahagi ng 3-buwang programa na kung tawagin ay Initial Registration for Overseas Nurses o IORN, kung saan kaklase niya ang ilang kapwa Filipino nurse at iba pang mula sa India. Walang board exam, it's called the competency-based assessment. Okay, so during the 3 months, kailangan nilang ipakita na they are competent. After completing the 3 months, pwede na natin isuhan ng license. Ito ang nakitang oportunidad ni Raul Hernandez para makatulong sa ating mga Pinoy nurses. Naisipan niyang ito yung Australian Center for Further Education, yung isa pa siyang Honorary Consul General dito sa Victoria. Sa unang buwan ng eskwela, sasailalim ang mga overseas nurse sa theoretical at mga paghahanda para sa susunod na 2 buwang training ng mga estudyante sa mismong ospital. This is our laboratory one. As you can see, it's very well equipped. These are all brand new that we updated our facilities. The beds are all functional. And these are all, we call yung mga nursing mannequins. So yung mga mannequins nito, they're actually like human beings. Pati yung internal organs, nandyan lahat. And yung mga nurses, these are their patients, if you want. So they do 1 month here, they practice here first, and then they go to the actual hospitals for 2 months. Kailangan lang maipasa ang 3-buwang programang ito at presto, may lisensya ka na. Ito ang ticket para makapagtrabaho bilang nurse dito sa Australia. May kakulangan o shortage daw ang mga nurses dito. Sa taong 2012 hanggang 2025 daw kasi, aabot sa mayigit 100,000 mga nurse ang kailangang mapunan. Malaking bagay para sa halos 300,000 registered nurses natin sa Pilipinas na bagamat may experience man ay wala namang trabaho. Ang kaso, sa loob ng 3-buwang kurso, papatak sa $13,000 ang gastos ng isang student nurse para sa bayad ng programa o katumbas ng mayigit kalahating milyong piso. Malaking mura ng araw ito para sa Pinay na si Winelda Estrada. Kung tutuusin, halos $50,000 naman kasi ang gagastusin kung sa Australia mag-aaral ng nursing. Cheaper kasi siya kung if you're going to study here ng 2 years or 3 years. Kasi per semester dito, I think it used to be like 10, nas naging 12. Eh dito, 13,000. Then you just have to pay for an extra for the accommodation, for your daily things, para mag-exist ka in 3 months. Mataas naman daw ang success rate ng mga Pinoy nurse na kumukuha ng programa. Good thing is, among Filipinos, very, very high ang success rate. Our problem in our schools, more the Indian students. So unfortunate for them because maybe mas advanced tayo sa practices. 2 Pinay na nagtatrabaho rito sa Brunswick Hospital ang umaalalay sa mga estudyante sa kanilang training. At mga Pinoy nurse pangaraw ang paborito ng mga pasyente rito sa ospital dahil sa kanilang mainam na pakikitungo. I asked a patient last week in one of my wards, who would be the best nurse that she had looking after her. And it was one of the Filipino nurses that you'll be talking to later, and she said it's because she has a good heart. May kamahalan man ang pag-aaral dito, mababawi naman daw ang mga nagastos pag nag-umpisa ng makapagtrabaho.
Under 457, the minimum salary of nurses when they come here under that visa is already 57,000 Australian dollars. So hindi sila lolokohin, hindi po pwedeng mababa yan because it's already mandated by their law. Kaya naman para kay Cherry, pagbubutihin pa niya ang natitirang 5 linggo para maipasa ang kurso. I'm really doing everything that I can to pass the course. Hindi naman madali yung pagpunta dito. Gumagasto ka na malaki. Tapos eto pa, hindi pa sure na mare-register ka. Pero ginagawa ko po yung lahat, nagsistudy ako para maging registered nurse dito. Kamakailan lang ay inamin ng DOH na tumamlay ang demand ng trabaho sa Amerika para sa mga kapatid nating nurse. Pero dito sa Australia, bagong pinto ng oportunidad ang abot kamay na. Ako po si Jovi Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Ang Pilipinas ang hinirang na may pinakamabilis na internet audience growth sa buong Southeast Asia ayon sa Comscore, isang internet analytics company. Base kasi sa report ng kumpanya na inilabas nitong Hulyo, sa buong Timog Silangang Asia, ang Pilipinas ang nagkamit ng pinakamalaking internet audience growth na umabot sa 22% mula Marso noong nakaraang taon hanggang Marso ngayong taon. Ilang trends din ukol sa Timog Silangang Asia ang kapansin-pansin sa report. Una, makikitang sa buong Southeast Asia na mayorya ng mga gumagamit ng internet ay puro kabataan, edad 35 anyos pababa. Sa Pilipinas naman, 7 sa bawat 10 Pilipino na gumagamit ng computer ay nasa edad 15 anyos hanggang 34 anyos. Pangalawa, karamihan sa mga gumagamit ng internet ay ginugoogle ang halos kalahati ng buong oras nila sa social networking sites. Sa Pilipinas, ang Facebook ang pinakasikat na website, kung kaya naman sa mga tala ay umaabot ng mahigit 92% ang penetration rate nito. Pangalawa lamang sa Brazil na may pinakamataas sa tala na 92.6%. Pagdating naman sa online videos, hindi rin pahuhuli ang mga Pinoy. Sa nasabing pag-aaral, nakitang bagamat Vietnam ang may pinakamaraming online viewers, pinakamabilis naman ang pagdami ng mga Pilipinong nahihikayat manood sa computer ng mga video. Ayon sa pananaliksik, 18% ang dumadagdag sa video viewers kada taon. Ayon sa Comscore, ipinapakita lang daw ng pag-aaral na nagiging bahagi na ng buhay ng mga Pilipino ang internet. At kahit daw nahuhuli pa ang bansa sa dami ng internet users, patuloy naman ang pagtaas ng antas ng mga Pilipinong internet savvy. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinion mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Luchi Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.